Ang katotohanan tungkol sa Hacienda Luisita. Kapag nag-welcome mga manggagawa, ibig sabihin lang nito ay nananawagan sila para sa mas magandang kondisyon sa trabaho at pagtaas ng sweldo. Ngunit, noong November 2004, nang mag-welcome ang dandaang manggagawa at magsasaka ng plantasyon ng asukal sa Hacienda Luisita, imbes na tulong ang kanilang matangga, ay bahala ang ibinigay sa mga ito na siyang tumapo sa buhay ng ilang mga kababayan nating magsasaka. Bakit umabot sa ganito ang isyo ng Hacienda Luisita? At sino ba talaga ang tunay na may karapatan sa lupain na ito? Lahat ng yan ay ating pag-uusapan dito lang sa channel na ito. Noong ika-16 na Nobyembre taong 2004, nang mangyari ang isa sa pinakabrutal na pagmasaker ng mga nagwewelgang manggagawa sa lalawigan ng Tarlac. Sila ay mga miyembro ng United Luisita Workers Union na nanawagan ng laman ng maliit na pagtaas ng sahod na 9.50 pesos, ilang binipisyo at ang paghabol sa ipinangakong agrarian reform ni Cory na naging batas 17 taon bago ang insidenteng ito. Ayon sa ulat, ay lumalabas na 7 magsasaka ang napasla at 122 ang nasugatan. Ang mga bilang na iyon ay maihahaling tulad sa mga nasawi sa isang armadong labanan. Ito ang malinaw na halimbawa na isang hindi makatarungang trato para sa mga simpleng manggagawa ng ating bansa. Ang lalong nagpabantog sa insidente na ito ay ang lupain ay pag-aari na makapangyarihang angkan ng Cuanco Aquino, ang mga oligarkiya ng ladawigan ng Tarlac. Kabilang sa mga miyembro ng kanilang pamilya, ang dalawang dating pangulo, sina Corazon o Cory Aquino at Benigno III o Noynoy Aquino at isang sikat na celebrity host na si Chris Aquino. Ang impluensya ng pamilya sa parehong politika at show business ay nangangahulugan na ang paggamit ng hustisya para sa mga kawawang magsasaka at manggagawa ay isang pangarap na malabong maabot. Ngunit pagkagayunpaman, alam naman natin na noong panahong ito ay hindi talaga patas at balancing justice system sa Pilipinas at ito ay naging malinaw sa isang talumpati sa kapulungan ng mga kinatawan ni Ninoy Aquino na noong panahong iyon ay ang deputy speaker ay sinabi nang insidenteng ito ay kasalanan pa daw di umano ng mga magsasaka. Nakakalungkot, hindi nga ba? Ayon kay Noynoy, ang mga nagwewelgang manggagawa raw ang unang ng gulo, kung kaya pinaputukan sila ng mga awtoridad. Ngunit alam naman natin na hindi ito totoo. Ang tanging nais lamang ng mga magsasakang ito ay ang patas na trato at makuha ang para talaga sa kanila. Sinuportahan ni Aquino ang ginawang dispersal ng mga nagwewelgang manggagawa sa kabila ng hindi makataong paraan na ginamit ang puwersa ng gobyerno, kabilang ang paggamit ng armored personnel carriers ng Philippine Military. Oh boy! Nakalimutan natin nila na ang pag-uorganisa ng isang rally o welga ay demokratikong karapatan ng lahat ng manggagawang Pilipino. Nakalimutan ata ng kampo ni Noynoy na ang kanyang inanoon na si Cory Aquino ay nagpasimula rin ng welga o malaking rally na siyang ikinabagsak ng ating bansa. Bukod dito, bago ang desisyon ng mga unionisadong manggagawa na magwelga, ang kanilang mga kinatawan ng union ay nagsasagawa ng wage negotiation sa pamunuan ng Hacienda. Ibig sabihin, may pahintulot ng pamunuan ng Hacienda Luisita ang isinagawang pagwelga ng mga manggagawa roon. Pero ano nga ba ang ipinaglalaban ng mga manggagawa? At may punto nga ba ang kanilang ipinaglalaban? Ang sagot ay naririto. Noon pa man ay dapat na naipamahagi ng lupain na ito sa mga magsasaka at manggagawa ng Hacienda Luisita. Ito at aking ipapaliwana kung paano ito dapat nangyari. Pakinggang mabuti ng iyong maanawaan at maintindihan. Ang 6,453 hektaryang plantasyon ng Hacienda Luisita
ay dating pangmamay-ari ng Spanish Crown sa bisa ng pananakop ng mga Espanyol noon sa Pilipinas. Nakuha ng pribadong kumpanya na Kumpanya General de Tabacos de Pilipinas o Tabacalera ang lupain noong 1882. At kalaunan ay ibinenta muli ito noong 1950s dahil sa mga problema nila tungkol sa lumalalang rebelyon ng mga gerilya ng Hukbalaha. Ang ama ni Cory Aquino, ang mayamang negosyanteng si Cuanco Sr., ang siyang kinausap ni dating Pangulo Ramon Magsaysay upang bilhin ang lupa at sugar mill mula sa Tabacalera. Si Cuanco Sr. ang siyang hinabilina ni Magsaysay na susunod na magmay-ari ng Hacienda Luisita dahil siya ang biyanan ng Noy Senador, binigno ni Noy Aquino Jr. Protege ni Magsaysay at isang sumisikat ni personalidad sa politika ng Pilipinas noon. Bagamat si Cuanco Sr. ay isang mayamang tao, ay kinailangan niya ng malaking kapital upang mabili ang lupain. Dahil dito, ay tinulungan siya ni Pangulong Magsaysay na makakuha ng dollar loan mula sa Manufacturers Trust Company sa New York para bilhin ng sugar mill at piso loan mula sa Government Service Insurance System para bilhin ang napakalaking ektarya ng Hacienda Luisita. Kahit ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay tumulong na rin upang masigurado na matagumpay na makukuha ni Cuanco Sr. ang dollar loan mula sa Manufacturers Trust Company. Ngunit, ang pagtulong na ito ng Central Bank ay may kapalit na kasunduan. Bilang kapalit, ay kinailangan ng angka ng Cuanco Aquino na makuha at mabili ang Hacienda Luisita. Sa layuning, ipamahagi ang Hacienda sa maliliit na magsasaka sa pagdating ng panahon. Ito ang usapang pinirmahan ng Cuanco Aquino na siyang dapat sana ay tinupad nila noon pa man. Sa madaling salita, ang piso loan ay naaproba ng GSIS sa kondisyon na ang Cuanco Aquino clan ay papayag na panandalian lamang nilang pamahalaan ang lupain na ito. At pagkaraan ng ilang taon ay dapat na nila itong hati-hatiin at ipamahagi sa mga tenants o magsasakang nakatira dito na siyang magbabayad ng halaga nito sa ilalim ng makatwirang mga tuntunin at kondisyon. Sa madaling salita, ito ay nakabilang sa Land Reform Program na dapat sana ay para sa ikagiginhawa ng buhay ng mga kapatid nating magsasaka. Kahit si Pangulong Magsaysay ay nagbigay ng mahigit 10 taon na ultimatum sa angka ng mga Aquino Cuanco upang ipamahagi ang lupain ng Hacienda Luisita. Ngunit, wala rin nangyari at hindi rin na ipamahagi sa mga tao ang lupain. Tila nakalimutan ata ni Cuanco Sr. na meron tayong batas tungkol sa mga usaping lupain na tinatawag na Comprehensive Agrarian Reform Law ay ipinasa noong 1987 na nag-uutos na muling pamamahagi ng mga pribado at pampublikong lupang pang-agricultural upang matulungan ang benepisyaryo na mabuhay bilang maniliit na independenteng magsasaka anuman ang tenorial arrangement nito. Ang labis na nakakagalit dito ay ang ina ni Noynoy pa mismo na si Cory Aquino ang siyang nagpasimula ng Land Reform Law dito sa Pilipinas sa panahon ng kanyang termino bilang Pangulo mula 1986 hanggang 1992. Ngunit, malayo sa realidad na nagawa niyang maipasa ang tulong na ito sa mga magsasaka. At kung naging seryoso lang sana ang angka ng Aquino sa kanilang pagtulak para sa reforma sa lupa, ay hindi ito magiging problema at hindi magre-resulta sa pagwewelga ng mga bayanin nating magsasaka. Ang batas sa reforma sa lupa ay ipinasa noong 1987. 17 taon bago ang massacre sa Hacienda Luisita. Katanungan, bakit hindi na ipamahagi ang lupang taniman sa maliliit na magsasaka noong panahong iyon? May sagot ka ba, kapatid? Kung tinupad ni Cory ang kanyang pangako tungkol sa agrarian reform, marahil ay hindi mangyayari ang malagim na resulta ng welga ng mga manggagawa noong 2004.
Napakabrutal ng sinapit ng ating mga kapatid na mga magsasaka na wala namang ibang ninais kundi ang magkuha ang reforma sa lupa na ipinangako noon ni Cory Aquino. Ang pangakong napako na siyang nagresulta sa malagim na Hacienda Luisita Massacre. Ang masakit pa nito nang maging pangulo ng bansa si Ninoy noong 2010. Sa ilalim ng administrasyong Ninoy Aquino, ibinasura ng ombudsman ang lahat ng kaso laban sa mga pulis at tauhan ng militar na sangkot sa marahas na pamamaril sa Hacienda Luisita. Sa mga hindi nakakaalam na dapat inyong malaman, nang maluklok si Aquino sa pagkapangulo noong taong iyon, at ang isa sa mga unang malalaking desisyon na lumabas sa kanyang 6 na taong termino ay ang ipawalang sala ang kanyang pamilya sa lahat ng krimen na ginawa nila. Bukod dito ay siyempre ang pangungurakot sa kaba ng bayan at ilang mga tinipid na mga proyekto. Magpahanggang sa ngayon ay hindi pa rin tuluyang napaparusahan ang may sala. Ito ang kapangyarihan ng mga Aquino at Cuanco. Huwag sana natin kalimutan ang sinapit na ito ng mga bayanin nating mga magsasaka at manggagawa na walang habas na pinagbabaril ng mga alagad ng mga Cuanco at Aquino. Sana ay huwag tayong tumigil na isiwalat ang katotohanan para sa malinis at maliwanag na kinabukasan para sa ating bayan.